po si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nagbigay na ng mga paalala ang pamunuan ng Manila North Cemetery para sa mga nagbabalak dumalaw sa sementeryo ngayong paparating na ang undas. Pahihintulutan ang paglilinis, pagpipintura at renovation sa mga puntod hanggang 25 ng Oktubre. Inilabas na rin ang pamunuan ng sementeryo ang mga ipinagbabawal rito tulad ng mga nakalalasing na inumin, flammable materials, matutulis na kasangkapan, firearms, video kaya't anumang maingay na bagay gamit sa pagsusugal, mga alagang hayop at mga nagtitinda. Bukas ang main gate ng sementeryo mula alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon simula 30 ng Oktubre hanggang 3 ng Nobyembre. Buhat ng kaguluhan bunsod ng Hiduan sa pagitan ng Israel at Hamas, nagbabadyari ng posibleng epekto nito sa ekonomiya ng Pilipinas. Tunghayan ang buong ulat. Mahigpit na binabantayan ngayon ng gobyerno ang posibleng pagtaas ng presyo ng langis buhat ng kasalukuyang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Paliwanag ni Bruce Tolentino, kinatawa ng Monetary Board, na anumang intensification ng tensyon sa Middle East ay maaaring magresulta ng pagtaas ng presyo ng langis. Dahil dito, nakaantabay ang ahensya hinggil sa pandaigdigang sigalot sa gitnang silangan. Sa kabilang banda, nagbigay rin ng pahayag si Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Eli Remolona Jr. ukol dito. Sinabi nito na ang epekto ng tensyon sa Israel sa presyo ng langis sa ngayon ay hindi pa mararamdaman, ngunit ito ay maaaring makaapekto sa pandaigdigang paglago. Sa madaling salita, wala pa itong epekto sa halaga ng piso at pag-akyat sa presyo ng langis. Samantala, kung sakaling tumaas ang pandaigdigang presyo ng krudo, maapektuhan ang presyo ng petrolyo at magiging daan sa pagtaas ng inflation sa bansa. Matatandaan kamakailan na nagkaroon ng higit 2 pisong rollback sa mga produktong petrolyo na lubos na ikinatuwa ng ilang mga tsuper kung saan ito ay itinuturing nilang malaking tulong sa kanilang kita sa pamamasada. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Opisyal na binuksan sa publiko ang Navotas Green Zone Park Phase 3 sa pangunguna ni MMDA Acting Chair Attorney Romando Don Artes. Ang parke ay may lawak na 621 metro kung saan ito rin ay isa sa mga proyekto ng MMDA na Dapa Park Project. Bilang pagsuporta, dumalo rin sa pagtitipon ng alkalde at ang representatibo ng lungsod. Samantala, sinabi ni Artes na mas papalawakin pa ang parke kung saan balak itong patayuan ng play area. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Patuloy na monitoring ng mga OFW sa Israel, tiniyak ng gobyerno. Presyo ng langis, mahigpit na binabantayan ng gobyerno. Vote buying, nais puksain ng DILG at COMELEC sa papalapit na halalan. Malacañang idineklara ang linggo ng lupong tagapamayapa tuwing 10 hanggang 16 ng Oktubre. Mga paalala sa darating na undas sa inilabas na. Biktima ng human trafficking na isalba ng BI matapos mahulian ng pekeng dokumento. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita.
ang Department of Health o DOH na kinakatawa ni Undersecretary Maria Rosario Vergere ay nagsagawa ng biyaheng kalusugan for mental health, make mental health and well-being for all a global priority na ginanap sa Sorsogon State University nitong kamakailan lang. Bilang bahagi ng isa sa 8-point action agenda ng departamento na ginhawa ng isip at damdamin, ang kaganapan ay nagtatampok ng mga aktibidad na naghihikayat sa pagsasagawa ng pangangalaga sa sarili, paglinang ng isang positibong saloobin sa mental well-being at pagsuporta sa mental health journey ng iba. Dahil papalapit na ang barangay at sangguniang kabataan elections, mahigpit na tinututukan ng Commission on Election at Department of Interior and Local Government ang pagpuksa sa vote buying o ang pagbebenta o pagbili ng boto. Tunghaya ng buong ulat, hatid ni Jade Buhoy. Bilang bahagi ng paghahanda sa araw ng pangangampanya at nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE, nag-ugnay ang Department of the Interior and Local Government o DILG at Commission on Election o COMELEC upang puksain ang malawakang issue sa pagbebenta at pagbili ng boto o mas popular bilang vote buying. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos Jr., handa silang suportahan ng COMELEC upang mabilis na makakuha ng ebidensya at masugpo ang kaso ukol sa election offenses. Bahagi rin ito ang mga information campaign kaugnay sa epekto ng pagbili at pagbenta ng boto sa mga lokal na pamahalaan. Pinaalala naman ng COMELEC ang ukol sa Omnibus Election Code na ang pagbili at pagbenta ng boto ay may kaparusahang hindi mabibilang ang botong ito sa napiling kandidato. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Bilang pasasalamat sa pambihirang Bicolano Hospitality na ipinamalas sa buong third leg ng Philippine Experience Program o PEP, pinangunahan ni Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Frasco nitong kamakailan lang ang pamamahagi ng mga kits sa mga tour guide at Certified Filipino Brand of Service Excellence o FBSE trainer mula sa buong Bicol Region. Ayon sa DOT, patuloy na nagpapamahagi si Secretary Frasco sa mga manggagawa ng turismo sa buong bansa bilang isang paraan upang pasalamatan sila sa kanilang serbisyo at sakripisyo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Patuloy na monitoring ng mga OFW sa Israel, tiniyak ng gobyerno. Presyo ng langis, mahigpit na binabantayan ng gobyerno. Vote buying, nais puksain ng DILG at COMELEC sa papalapit na halalan. Malacañang idineklara ang linggo ng lupong tagapamayapa tuwing 10 hanggang 16 ng Oktubre. Mga paalala sa darating na unda sa inilabas na. Biktima ng human trafficking na isalba ng BI matapos mahulian ng pekeng dokumento. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nasalba ng Bureau of Immigration o BI ang babaeng biktima ng human trafficking matapos nitong ipakita ang dokumento galing sa Department of Justice na may pekeng pirma. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinko, isang di pinakilalang biktimang may edad na 30 taong gulang ang naharang sa Ninoy Aquino Terminal 1 na nagtangkang lumipad patungong Singapore. Napagalaman ding pinakilala ng biktima ang kaniyang sarili bilang empleyado ng DOJ na natutungo sa Singapore para sa isang official travel. Sa kasalukuyan, tinungo ang biktima sa DOJ IACAT para patawan ng kaso ang mga recruiters nito.
sa patuloy na tensyon sa pagitan ng sandatahang lakas ng Israel laban sa mga militanteng grupo ng Hamas, siniguro ng gobyerno ang patuloy na pag-monitor sa mga OFW. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Dinayak ni Philippine Ambassador to Israel Pedro Lilo Jr. sa isang press briefing sa Malacanang na patuloy ang pagmonitor nito sa mga OFW na maaaring maapektuhan ng sigalot sa pagitan ng puwersa ng Israel laban sa Hamas militant groups. Aniya, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa mga otoridad sa Israel upang malocate ang mga OFW na apektado ng Israel-Hamas conflict. Dagdag pa ni Lilo, sa kabila ng mga naglipa ng pambobomba at mga nakakabahalang mga litrato sa balita, iilan lamang umano ang apektado ng tensyon, partikular sa Gaza City at mga karatig bayan nito. Humingi naman ng paumanhin si Lilo dahil sa hindi agarang pagbibigay assistance sa mga biktima dahil sa restrictions na itinakda ng pamahalaan ng Israel, ngunit handa umano ang protocols nito kung may Pilipino mang magnanais mag-evacuate sa Israel. Francis Riudike, nag-uulat para sa One Media Network. Inilabas na ng PhilPost ang bago nitong mga mail vans sa iba't ibang sulok ng bansa para sa mas mabilis na serbisyo sa pagpapadala. Nasa 46 ang naipamahagi sa buong bansa, kung saan inihayag ni Postmaster General Luis Carlos na ang mga bagong mail vans ay tiyak na magiging mabisa sa pagseserbisyo sa publiko. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Patuloy na monitoring ng mga OFW sa Israel, tiniyak ng gobyerno. Presyo ng langis, mahigpit na binabantayan ng gobyerno. Vote buying, nais buksain ng DILG at COMELEC sa papalapit na halalan. Malacañang idineklara ang linggo ng lupong tagapamayapa tuwing 10 hanggang 16 ng Oktubre. Mga paalala sa darating na undas sa inilabas na. Biktima ng human trafficking na isalba ng BI matapos mahulian ng pekeng dokumento. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.